Magandang umaga po sa inyong lahat dito. Sinadya po namin ano, dito po katayong mag-record ngayon para mabigyan po namin kayo ng isang magandang view ng sunrise, pero medyo maulap po eh. Anyway, we can always start naman po talaga worshiping the Lord. Sa pagginilay na ito, umpisahan po natin yung passage natin sa Philippians chapter 1 verse 6. Ito po yung pagninilayan natin ngayong umaga. For I am confident of this very thing, that he who began a good work in you will perfect it until the day of Jesus Christ. Philippians chapter 1 verse 6. Ngayon po, just a short background kung saan ang galing itong passage ito. Of course, this was written by the Apostle Paul, the apostle to the Gentiles. Siya po yung nautusan ng Panginoon na mag-preach ng salita ng Diyos, ng gospel para sa mga nasa labas ng Israel. Ngayon po, what is amazing about this book from the Philippians, yung book po ng Philippians was written in prison, inside the prison cell. Nakakulong po si Paul. Tapos, it was also coined by some Bible scholars na ito pong epistle na to is the epistle of joy, the book of joy. Alam nyo po, parang ironic yun kasi written inside the prison, pero ang mga di-discuss niya rito is the joy of Christ, the joy of having this relationship with the Lord Jesus Christ. So, kung natatandaan nyo pa yung rejoice the Lord, always and again, I say rejoice. That was written by the Apostle Paul. Being joyful even if you are under trials and testings, that's possible. Take it from the Apostle Paul. So, alam nyo yun, yung book na ito, instead of anong tawag ito, magreklamo si Paul, nagkaroon pa siya ng pagkakataon para maghanap ng ikakapuri ng Panginoon sa buhay nating mga mananampalataya sa Philippi. Ito nga po ang ganda ng verses 4 and verses 2, 3 and 4. Sabi dito, I thank God in all my remembrance of you. Kapag naalala ko kayo, na pagpapasalamat ako sa Panginoon. Always offering prayer with joy in my every prayer for you all. Alam nyo, instead of Paul writing a letter na pagreklamo o condemnation, he took time to write a commendation prayer about the believers in Philippi. Alam mo, ganun talaga eh. Kaya kapag ikaw nakaranas ka ng pagbabago ng Panginoon, makakaranas ka talaga ng commendation din from your leaders. And let's say ang naiisip ko nga rito, what if Pastor Rudy will go abroad and he will write a letter to the church, the churches ng mga peacemakers. Ano kaya ang isusulat niya? Ano ba yung memory ni Pastor sa mga simbahan na ito? Of course, may mga high points and may mga low points yan. Pero si Apostle Paul, talagang he took time to commend the church in Philippi. The Christians in Philippi. Now, mabilisan lang po. I-divide po natin sa dalawa yung pag-aaral o yung pagdinilay natin ngayong umaga. First is, habang binabasa natin yung Philippians chapter 1 verse 6 na yun, I am confident that he who began a good work in you, he is also faithful, able to complete it. First thing, let's learn about, let's ask ourselves, what can we learn about God from that short passage from that single verse in Philippians? First is, what can we learn about God? Second is, what can we learn about ourselves? Well, let's try to answer this. What can we learn about God from that verse? First is, take note of this. First is, he authored the work. He is the one who authored the work. Si Lord mismo yung nagpaumpisa nito. He initiated the task. Siguro iniisip mo, ako yung natatandaan ko sa testimony ko of my Christian life, I am the one who
who search for the Lord. Siguro meron sa atin ang tayo talaga yung naghanap sa Panginoon. Kaya iniisip mo na it's my initiative. No. Dahil sabi rin sa Book of Philippians, even the will, nanggagaling pa rin yan sa Panginoon. So he initiated the job, the task. And who is that, and what is that work? He initiated the work. Ako yun, tsaka ikaw. Si Lord may tinatrabaho sa atin. So that's the first thing that that I want to share with you. And no one suggested it to him. Basta siya yung nag-initiate nito. He is the first to love us. Gusto niyang may mangyari sa atin. Next is, what can we learn about God? Tatlong bagay lang po ito sa first part na yan. He has a plan and He is working on it. May plano siya sa atin and He is working on it. Tayo po, marami po tayong mga plano-plano sa buhay, pero kapag ka medyo ginigipit, medyo tinatamad, hindi natin natatapos yung mga ginagawa natin. Pero si Lord, He has a plan and He is working on His plan. Ayan. Saan? Sa buhay mo, sa buhay ko, sa churches natin. He is working on His plan sa mga buhay natin. Kaya may proseso tayong pinagdadaanan. Minsan, yung proseso hindi siya madali. Minsan, matagal. Minsan, kadalasan pa nga, masakit yung proseso. Kaya maganda siguro makipagtulungan tayo sa Holy Spirit para magiging tama yung impression natin, yung pakiramdam natin tungkol sa ginagawa ng Panginoon. Pangatlo po, what can we learn about God from this verse, from Philippians 1:6? Number 3 po is that this is my favorite among the 3. He is determined to finish His work. Alam mo na, yung may plano siya and he's working on his plan, pero ito yung the ultimate point ng pinag-uusap natin. He is determined to finish it. Actually, alam na niya . Alam na niya kung ano ang kalalabasan mo. So kapag ka nang trabaho niya sa iyo. So mas maganda makipag-cooperate tayo, no? Di ba? Oh, ayan, sige, while the clouds pala yan. Abangan niyo diyan sa likod ko yung clouds at nagtatago pa si Haring Araw. Magsi-shift tayo doon sa pangalawang main point ng pag-aaral natin ngayon. What can we learn about ourselves from this single verse? What can I learn about myself? What can we learn about us? First is, take note of this. We are a work in progress. I am a work in progress. You are also a work in progress. Hindi pa tapos ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Siguro sabihin mo, ako, iniisip ko si Brother Ralph, how much percent? 50-75% na ba ang trabaho ng Panginoon sa akin na natatapos na? I don't know. Who knows? Diba? Hindi ko alam. Basta ang alam ko lang, kagaya ng sineshare ko sa inyo ngayon, hindi pa tapos magtrabaho ang Panginoon sa akin. At saka hindi rin ako papayag na tapos na si Lord sa akin. Hindi ako papayag na ito na ako, na hanggang dito na lang ako. Marami pa akong i-improve, kaya yun din ang encouragement ko sa iyo ngayon. Huwag ka rin pumayag na hanggang dyan na lang yung plano ng Panginoon sa iyo. Huwag ka rin pumayag na wala ka nang i-improve. So, first is, we are still a work in progress. Number 2 po is, kung tayo ay dumadaan sa proseso, lahat po ng mga bagay na may pinagdadaan ng proseso, processes, nagbabago. So, pangalawang bagay po, people change. People experience change. So, if this is true, dapat tanggapin din natin sa sarili natin yung mga pagbabago na ginagawa ng Panginoon. And, at the same time, do not treat people as parang hanggang dyan na lang din sila. Dahil dadanas din sila ng pagbabago ng Panginoon. Do not treat people like, nako, hindi ka na magbabago, hanggang ganyan ka na lang. Yung anak ko, matigas talaga yung ulo niyan, hindi na magbabago yan. Kahit padala mo pa sa Sunday school yan, padala mo sa mission yan, hindi magbabago yan. So, ganyan lang talaga yan. Ikaw, ganyan ka na lang talaga. So, napaka-unfair, no? Ang treatment natin sa mga tao, parang hanggang dyan na lang sila. Pero hindi yun ang sinasabi ng Panginoon. Kung naumpisahan ng Panginoon yung mga ginagawa niya sa atin, He is able to bring it to perfection. So, dalawang bagay lang po. What can we learn about God? What can we learn about ourselves?
So yun po, we are still in work in progress. The Lord is working on us. So what must we do? Mas maganda po sana na ano na we will resent or we will refuse the temptation to believe that we are just like this. That this is the end point, na dead end na tayo. Refuse to believe that temptation. If we are the branches and the Lord is the vine, and then darating yung vine dresser who will start a process in us, magtatanggal ng mga impurities natin, ng mga flaws natin. So we submit ourselves to pruning. Let's submit ourselves to the process. Anyway, He is the potter and we are the clay, di ba? And He will bring this to completion. And what's the end point? Ito ang pinakamasarap. Christ-likeness. That's the focus. That's the end point. Perfection. Kailan mangyayari yan? Mangyayari ba yan sa lifetime natin? Hindi natin alam. Pero the end goal is Christ-likeness. So, if this is God's work, and He is working on this, and He is determined to finish His task, ang ganda ng ano nito, ang ganda ng end result nito. Why? Dahil nung tinrabaho ng Panginoon yung sanlibutan, 6 days, sabi niya nung tiningnan niya to, oh, this is good, this is good. And I can still remember yung mga former teachers namin sinasabi sa amin na ang ibig sabihin daw ng good na yan is not just the opposite of the word bad. Nung nakita ni Lord at sinabi niyang good, ang ibig niyang sabihin, wow, this is functional. Ang purpose niya, nagagampanan niya. So, this is good. You are good. I am good now. So, why? Because trabaho tayo ng Panginoon. So, yun po yung para ang pagpapala natin sa umagang ito. We are all a work in progress. So, tanggapin mo na hindi ka lang ganyan. Uunlad ka pa. Itong church natin, uunlad pa to. Hindi lang ito hanggang ganito. Do not look up to those churches na ang lalaki nila. Hindi to padamian, hindi to pagandahan, hindi to pagalingan. If we will just cooperate with what the Lord is doing, ang end result natin, we will sabihin ng Panginoon sa atin, you are good, diba? So ito po ang pagninilay natin ngayong umaga. Maganda po siguro. Mamaya, habang pagkatapos ko pong mag-pray, babalik tayo ron sa room ko. Babalik tayo doon. And babasahin ko po yung mga comments ninyo. Siguro pakisagot nyo po yung mga tanong na ibibigay ko after ng prayer natin. But for now, let's close in a word of prayer. Panginoon, salamat po dahil makapangyarihan ka. Salamat po dahil ang kapangyarihan mo ay hindi nalilimitahan, Panginoon, ng limitasyon namin. Ikaw, Panginoon, ang may akda at ikaw ang magdadala nito, Panginoon, sa kaganapan. Salamat, Panginoon, dahil nakilala ka namin bilang isang totoong Diyos at hindi ka nagsisinungaling sa iyong salita. Lord, nasasabik kami, Panginoon, sa maaring kalabasan, Panginoon, ng aming pagpapasakop sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, na maging totoo sa amin, Panginoon, yung pinag-aralan namin ngayon at maging masabik kami, Panginoon, sa kalalabasan ng trabaho mo sa amin. Lord, salamat sa aming church, salamat sa aming mga leaders, salamat sa aming mga kasama sa iglesia na alam namin, Panginoon, at tinatrabaho mo rin sila. At ang iyong trabaho, Panginoon, at ang iyong gawa sa mga buhay namin, Panginoon, ay may magandang hinaharap, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos, ikaw ay mahusay na designer, and you already have the end in mind po, Panginoon, which is all good for every one of us. Salamat po, Panginoon, at salamat sa daily dose, Panginoon, of the spiritual food that we need na natatanggap namin tuwing kami ay magninilay araw-araw. Ito po ang magkakasama naming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Oh, just post your comments and I will read your comments at let's go back to my room. All right.